guys! Mag-Brazilian tayo ngayon ng buhok ko. Magkataray ako mag-Brazilian na ako ang gagawa. Yan. Hindi ako magpapagawa sa iba. Kasi, yan, kung mapapansin nyo, dry na yung hair ko. Lalo na itong nasa dulo, yung may kulay. Kinulayan kasi to at Brazilian last November pa. So, October na ngayon. Mag-1 year na siya. Ito na yung tubo niya. Yung nakikita nyong black, yan na yung virgin hair. Hindi na siya nakariban na. Virgin hair na tong black na to. Tapos etong may kulay. Yun na lang yung kulay at Brazilian siya. Yan. Pero napabayaan siya ng ilang buwan. So, na-dry na siya. Tapos hindi na ako nakapag-salon. Yan. So, naisip ko, i-Brazilian ko yung sarili kong buhok. Ano nga lang pala sa mga disclaimer lang po sa mga iba dyan. Huwag nyo po itong gagawin kung wala po kayong aral about sa hairdressing. Kasi mamaya masunog nyo yung buhok nyo or hindi nyo alam yung tamang process. So, ako po kasi graduate ako ng hairdressing. Yan. Ilalagay ko dito yung certificate ko. Makikita nyo dyan, yung certificate ko na talagang graduate ako ng hairdressing. At dati po ako may salon. Yan. Ito po, itatry ko itong Brazilian blowout ng Keraban. Dama de noche yung gagamitin natin. Yan, itatry ko to. Kasi maganda daw to sa buhok. At saka hindi siya masakit sa mata at saka sa ilong. Ano na siya, hindi na siya yung kagaya dati ng Brazilian na masakit sa mata at saka sa ilong. Eto, hindi siya daw masakit sa mata at saka sa ilong. Ano siya, mild siya pero maganda ang result. Yan, itatry natin tong Brazilian blowout ng Keraban. Ayan siya. Medyo madilim eh. Pero eto si Miss Ara kasi yung may-ari. Yan. Keraban po yan. Yan. Itatry natin to. Hindi pa kasi ako nakaligo. So, pag gising ko, eto na yung hair ko. Eto yung hair ko. So, magka-clarifying shampoo pa ako. Para ma-wash out yung mga ibang ano dito sa hair natin. Para pag nilagay natin itong gamot, effective talaga siya na ma-adapt niya yung gamot. Ayan, nakaligo na ako. Na-clarifying shampoo ko na to ng 2 beses yung buhok ko. So, mag-blow dry na tayo. Mga 80% lang ang i-blow dry natin. Hindi pwedeng tuyong-tuyo. Ayan, tingin ko okay na to. Gumamit ng protective gloves.
kahit sabihin nilang mild na itong gamot na gagamitin natin, kailangan pa rin natin ng protecting gloves. Paglagay nito guys, half inch away hanggat maaari, yung dulo lang. Yung dulo lang yung lalagyan natin. Tapos hindi sobrang dami. Maganda yung ganitong brush, oh. Meron siyang ano, tapos meron din siyang kasi kung yung isang ginamit nyo yung walang suklay, dalawa pa hawak nyo, may hawak pa kayong suklay, may hawak pa kayong dye brush. At least eto dalawa na, parang 2-in-1 na siya, igagasgan nyo. Sinusuklay ko rin siya, hindi ko inaabot sa anit, ah. Yan, hindi siya nakaabot sa anit pag nagsusuklay. Kasi yung gamot nga, dapat hindi siya aabot sa anit. Kasi sensitive yung scalp natin, eh. Tsaka sa dulo-dulo lang naman to, kasi yung dulo, yun yung dry. Sa dulo-dulo lang siya. Tsaka konti lang.
konti lang yung gamot, tapos ikakalat mo lang siya. Yan. Hindi pwede yung sobrang daming gamot, tapos parang tumutulo na yung gamot sa buhok mo. Hindi pwedeng ganun. Pinusuklay-suklay ko lang kasi para kumalat yung gamot talaga. Kasi konti lang nilalagay natin gamot. Tapos, kinakalat lang natin siya. Tapos, hindi rin siya pwedeng sobrang dami. Minamassage ko para at least yung baka may hindi ako nalagyan na ibang strand ng buhok. Maano siya. Malagyan siya. Wait lang natin for 45 minutes. Tapos, after 45 minutes, magbo-blower naman tayo. Naka 45 minutes na tayo, blow dry na lang natin siya para totally dry yung hair natin bago natin siya i-hair iron. Yan. Kasi kailangan tuyo-tuyo yung buhok natin para hindi rin masunog yung buhok natin sa pagka-plancha ng buhok mamaya. Ayan, mag-i-start na tayo mag-plancha ng buhok. Pag magpa-plancha tayo ng Brazilian, hindi naman natin kailangan na paper thin ang kuha ng hibla ng buhok. Kasi hindi naman to ribbon. Brazilian naman to, kaya
kung mapapansin nyo, medyo makapal ang mukha ko. Tapos, pasada lang tayo. Hindi siya yung gigil ko magplancha. Kasi, hindi naman natin kailangan i-straight tong buhok natin eh. Kasi, Brazilian lang ko. Tsaka, yung buhok ko, hindi naman siya ganun kakulot. Yan. Pasada lang. Halos ang ano dyan, parang pasada lang. Para yung gamot kumapit sa buhok natin. Ayan o. Diba? Ang ganda niya na. Tapos, ang temperature din ng ginamit kong plancha is hindi siya mataas. Nasa 160 to 180 lang siya. Kasi damaged hair na itong buhok ko eh. Tapos, hindi rin siya hanggang anin. Kasi mapapaso rin kayo eh, kapag ginawa nyo hanggang anin. Tapos, ingat na lang tayo dito sa tenga kasi hindi ako gumamit ng ear cup. Pero, pwede ka naman gumamit ng ear cup para if ever, hindi mo matamaan yung tenga mo. Pero, kasi, tinatansya ko na lang siya na dapat hindi siya malapit dito sa bandang anit. Parang ang pinaplansya ko lang, yung nilagyan lang ng gamot, yung dito sa malapit sa anit, hindi ko na siya sinasama. Yan. Kasi, ano naman yun eh. Yun ang pinaka-healthy sa buhok natin, yung dito sa anin, yung bagong tubo. Etong nasa baba, eto na yung parang old na kasi siya eh. Kaya yun ang binibigyan natin ng vitamins. Yan, yung dry hair, yun yung binibigyan natin ng vitamins. Pero syempre, kapag client ang pinaplancha natin, lalo na sa salon, ano, standard talaga, may ear cup yan. Para, syempre, iwas customer complaint din. Tapos, since maikli naman itong buhok ko, yan, tinanggal ko na yung towel, pero pag nasa salon tayo, dapat naka-towel pa rin sila, kasi baka pagbaksak ng buhok, di ba pinlansya natin? Pagbaksak ng buhok, mamaya, napaso na yung shoulder ng customer. Lalo na pag long hair. Yan. Kaya kailangan nakaprotected pa rin. Since, nasa bahay lang naman ako, at saka maikli lang tong buhok ko, tinanggal ko na rin. Kasi hindi ako naka-aircon. Yun, medyo mainit dito sa bahay. Tapos, sa salon kasi, kadalasan talaga, itong dalawa hawak ko. Yan. Eh, since first time ko mag-plancha sa buhok ko, mag-Brazilian sa buhok ko, kinakamay ko na lang siya. Kasi, tinitingnan ko pa kasi sa harap at saka tinatansya ko. Hindi kagaya pag ibang buhok yung ginagawa mo. Parang nakatingin ka talaga sa buhok mismo. Since ito, nakatingin ako sa buhok at the same time, ano, yung buhok ko, syempre, naka-reflect lang ako sa parang salamin eh. Yan. Hindi kagaya pag sa, ano, sa client. Talagang plancha at saka ito ang gamit. Thank you.
Tapos, ang pagpaplancha natin, hagod lang. Lalo na yung dito sa dry hair. Hindi mo naman siya kailangan na itodo yung init ng plancha at tagalan. Kasi nga, dry hair na to, ang tendency, mas mabilis siyang masunog. Kasi ano na siya eh, kumbaga, luma na siya eh, lumang buhok natin siya eh. Ano na siya, sensitive na siya kasi may dating na siyang kulay eh. Tapos tantyahin mo na lang din na yon yung tenga mo na hindi mo siya ma-plancha, na hindi maipit sa plancha. Kasi iba talaga kung client yung ipa-plantahin mo ng buhok. Naka-focus ka sa hair niya. Yan, nasa harapan mo kasi yung hair niya. So naka-focus ka. Yan. Eh since ako nakatingin lang ako sa parang salamin. Yan, sa ano lang ng cellphone. Yan, binabalik-balikan ko lang siya. Pero ayan na siya, oh, maganda na yung baksak niya. Parang mas humaba pa ngayong buhok ko, 'di ba? Kaysa kanina. Yan, pinicturean ko naman siya ng before. So, pipicturean din natin siya ng after. Pati yung after 2 days, pipicturean din natin siya para makita natin yung result. Na after maligo, ano na yung kinalabasan ng Brazilian natin. Kasi mamaya, baka after maligo, bumalik, ano siya, wala siyang ganong effect, diba? Yung iba, sanay mag-plancha kasi talagang pag pumapasok sila, pag may event, sila nag-ayos sa buhok nila. Sanay na sanay sila. Kaya kung kayo, hindi pa kayo sanay mag-plancha, ingatan nyo kasi baka mapaso kayo. Kasi mainit talaga siya, guys. Ayan, kaya naka-gloves ako eh. Dinalawang hati ko lang kasi, pero dapat talaga apat. Tapos, pag magpa-plancha kayo, huwag kayong titigil. Yun sa pagagod. Huwag kayong hihinto ng ganyan kasi may tendency maputol ang buhok nyo kasi ano, kumbaga naluto, baka maluto masyado. Yan, kaya pag nagpa-plancha dapat tuloy-tuloy yung hagod. Yan, dahan-dahan pero tuloy-tuloy siya, hindi kahihinto. Tapos syempre yung dulo kasama yon. Kaya pinaplancha yan dulo. Kasi yung iba, hindi sinasama. Kasama yun. Pero ano lang, hindi ka nga lang hinito. Ganda na lang sa kabila, para na akong nakapangasawa ng mayaman. Yan, pwede na tayo mag-model ng shampoo.
ingatan nyo talaga, tapos na hindi kayo mapasok. Tapos yung tenga nyo, baka mamaya pati yung tenga nyo na plancha nyo na. Yan, makikita nyo naman eh, kung na-plancha nyo ba na maigi. Kasi, ayan o, yung buhok, kumintab siya nung na-plancha natin siya. Unlike yung kanina, ano siya, yung parang dry. Ayan o, mas naging shiny siya. Yung na-plancha natin yung buhok natin na mayroon ng gamot. Magpas na talaga siya sa balikat. Pero man tayo sa kabila. Actually, maganda siya itong ginamit natin Brazilian kasi ayan, halos matatapos na tayo magplancha. Pero nakita nyo naman, minsan napupunta na yung buhok sa mukha ko, pero no tears tayo, hindi tayo umiiyak. Tapos kung napansin nyo, pag nagpa-plancha ako, wala rin siyang usok. Hindi siya kagaya ng ibang gamot na pag pinalansya mo na ang usok, yung mausok siya, tapos pag napunta sa atin, nalanghap natin or na ano sa mata natin, talagang tumutuloy yung luha mo. Yun yung mga unang Brazilian eh. Eto talaga, yan, nakita nyo naman, hindi ako naka-face mask, tapos minsan napupunta na sa mukha ko. Pero yan, hindi pa naman ako naiiyak. At saka, wala talaga siyang usok. Ayan o, pag pinaplancha mo, hindi siya mausok. Hindi siya kagaya ng ibang brand na gamit na rin namin sa salon na mausok. Tapos, medyo masakit sa mata. Eto, wala. Yung gumanda ka na pero walang aray. Ayan. Tapos na tayo guys.
i-check na lang natin after 2 days kung anong mangyayari. Mas shiny siya. Ayan guys, kung mapapansin nyo, ayan. Ayan na yung ano niya. Tapos, so, dapat 2 days na hindi ito babasain at hindi siya itatali. Yun ang ano kasi ng Brazilian eh. Dapat 2 days na hindi siya babasain at saka itatali. Medyo parang humaba yung buhok ko. Yan. Iaano ko na lang kung ano nangyari nung after kong nabanlawan. Para na akong nagpa-salon, di ba? Hindi ko na kasi ito kukulayan eh. Kaya binasilian ko lang siya. Kasi hindi ko siya kukulayan. Binabababa ko na lang yung kulay niya. Yan. Kaya Brazilian lang ito. Maintenance na lang siya ng buhok ang gagawin ko. Ang vlog ko nga palang ito, hindi siya sponsor ng Keravan ha. Nataon lang na yun yung ginamit ko sa vlog ko. Ayan, trinay ko siya. Okay naman siya kasi nga hindi siya masakit sa mata tsaka hindi siya masakit din sa ilong. Ayan. Titingnan na lang natin yung result niya after mawash to ng after 2 days. Ayan. Titingnan natin. Ayan na siya, ang lambot niya na. Tapos, ayan. And after natin nag-Brazilian, after 2 days, winash ko na tong hair ko. Ayan. Hindi ko na to siya ginamitan ng blow dry at saka hair iron na. Kusa ko na lang siya pinatuyo sa hangin, sa natural air. Mas malambot na siya hagurin. Wala na siyang sabit. Na-less na rin yung dry ng buhok ko. Especially dito sa dulo. Yung itong may kulay. Tapos kung mapapansin nyo, nag-fly away pa rin dito sa dulo. Sa dulo. Kasi nga, nasa shoulder length na yung hair ko eh. Tapos hindi naman ako nakariban. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, hindi na ako nakariban. Kasi ang Brazilian, hindi naman talaga siya nakaka-straight ng hair. Hair treatment siya para sa mga damaged hair at saka sa mga dry hair. Ayan, kagaya na itong hair ko, dry na siya kasi nga may kulay. Tapos hindi ko na siya na hair treatment ng ilang buwan. Ayan. Mas okay na rin sa akin to, yung hindi siya baksak na baksak. Yung natural lang yung buhok kong na ano. Tapos, pwede na rin i-trim itong dulo kahit 1 inch lang para ano na rin tayo sa split end. Para iwas split end sa tayo dito sa dulo. Yan. Matanggalin lang natin para mas maging healthy yung hair natin. Tapos, after 6 months or 8 months, pwede ko na siya ulitin ng Brazilian para ma-maintain yung hair ko at hindi na siya ma-damage ulit. Ayan. Mas ano na nga siya oh. Mas pag hinawakan mo, mas malambot na siya at mas madulas kumpara dati na pag sumasabit siya. Ngayon mas hindi na. Ayan. Okay naman siya para sa akin. Tapos hindi nga siya masakit sa mata at saka sa ilong. Kaya approve sa akin yung ginamit kong Brazilian. Thank
Thank you guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Leilani Melat.